Ayon nga po sa one-on-one interview, marami nga daw pong supporters ang nagsasabi na mas mainam daw po si Viancy ang makatuluyan ni Edo. Ano? So, yun din po yung nababasa ko sa aking comment section. Ano? Kahilingan po nila na why si Viancy, kasi ideal girl na daw po ito. Ano? Family-oriented, masipag, lahat na kay Viancy na po. So, totoo naman po, ano? At kung sa pagandahan lang, Eds, di mo o di mabibehind itong si BNC. Ayan, hello po mga ka-team Edsy. Marami pong salamat sa mga nag-subscribe sa aking channel. So, ang topic po natin ay nababasa nyo naman po mismo sa aking thumbnail at saka title. So, may isisingit po akong video ano na sinabi mismo ito ni Eds. Ano? So, nakakatuwa naman po. Ano, napaka-open ni Kalingap Edo na pag-usapan ito mga bagay-bagay na to. Pero, dun lang po ako medyo natagilid ano nung sinabi ni Edo eh bata pa, hindi na po bata si si Viancy Edo, dalaga na yan siya si Viancy, alam na niya kung ano yung tama at mali at may puso na din po yan. Oh my god, cat baby pa naman may puso at nakakaramdam na din po yan, di ba? Kaya nga crush kanya, no? So ayun na nga po, no, nakadepende daw po kay Viancy. Ano, kung sila po yung itinadhana po talaga, why not? Ano, wala naman po sa edad yan. Si Vic Soto nga at ang kanyang misis, napakalayo ng agwat. Diba, dalawa na po yung anak po nila. Kaya, masasabi mo, kapag sila, kahit na, kahit sino pa yung nakilala po nila, kapag sila po talaga yung ipinagtadhana, sila at sila pa rin, walang makakapigil. So, panoorin muna natin. Kasi mas gusto nila talagang magkatuluyan kayo. Depende po naman yan kasi nakakaibang yung decision. Hindi natin pwede ko first bata ka. Kasi bata pa naman yun. At may times pang mga ganyan. May mga times. At sa akong panahon, sabi niyo ko, hindi tayo nagmamagaling. So, ayun nga po, no, narinig po natin mismo kay Kalingap Edo. No? So, abangan daw po natin yung mga vlogs po nila ni Viancy at saka sa mga live daw po niya kasi nag-a-update naman daw din po siya. So, totoo naman po ano, na nag-a-update po itong si Edo sa kanyang mga live ano patungkol kay Viancy sa mga beneficiary niya at saka dito nga po no sa pinag-usapan po natin. Tama naman po si Eds no kung kailangan ni Viancy ng tulong, andyan siya, no, willing naman po siyang tumulong lalong-lalo na kapag kailangan ni Viancy ng mga advices, ano, moral support, and nakadepende din po kay Viancy yan. Kung sila po talaga yung itinadhana, bakit hindi, di ba? No, so sa ngayon, wag muna nating ipilit ano kasi alam naman po nating para sa akin medyo malabo ano kasi nga si Viancy medyo mayain, basta abangan na lang po natin kung ano yung mangyayari.